Sa programa ni spokesperson Harry Roque na Virtual Presser ay nag-update sa COVID-19 sa bansa. Sinagot rin ang mga concern ni Vice President Lenny Robredo at sa mga tanong ng media. Si Vice President Robredo po is telling the palace not to be onion skinned, especially when she points out lapses or criticisms against the government's response against COVID-19. Hindi raw po ito pamumulitika on her part, and she admitted na tinitingnan po niya itong COVID-19 response ng gobyerno as a glass half empty, and it's her office trying to fill in the gap or yung pagkukulang daw po ng gobyerno. Ano po masasabi natin dito, Secretary? Sinagot ko na po yan. Kung anong nais niyang malaman, tanong lang niya po. Pero hindi po pwede na nakukulangan siya na hindi naman namin alam kung paano siya sasagutin. No? So just tell us anong gusto niyang i-clarify, we will answer po. Pero malino po sa akin naging presentasyon ngayon, kung hindi po gumalaw ng tama ang gobyerno, we would have had 3 million cases, no less, of COVID-19. So we rest our case on that po. Yusek Rocky, thank you, Joyce. Okay, from Belia Carriazo of Bandera, update po dun, follow-up sa WHO data, are you still confident that the government is winning the fight against COVID? Well, papakita ko po uli yung data na pinakita namin kanina, yung number of cases over 1 million. No? Hindi po tayo ang fastest country in Western Pacific. We are 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the region, in the Western Pacific region, if you're going to divide the number of cases on a per million population basis. So of course, dahil sa findings na ito, we're very confident po that we have done the correct steps. Again, I'm saying we're not perfect, but I think we did the best that we can do under the circumstance. Mula pa rin kay Belia Carriazo, COVID cases in many areas in the country have increased after they were placed under MGCQ, and a number of LGUs daw po have already announced their intention to return to either GCQ or ECQ. Ano daw po ang palace reaction? Alam niyo po itong ating response sa COVID-19. It is LGU-led but national government-enabled and people-centered. So kung magre-request po ng ganyan ang ating mga local government units, yan naman po ipakikinggan ng IATF at ng ating presidente. Huling tanong ni Belia Carriazo, reaction daw po sa viral video on mass gathering sa CCP kahapon kung saan walang face mask ang ilan at nagkumpulan ng mga tao. Bakit pinayagan ito at hindi rin ba maikukumpara sa mga eksena sa mga beach sa ibang bansa? Well, sinabi po ng PNP leadership na yung kanilang Southern Police District po ay tinitignan na itong issue nito at titignan po nila kung meron dapat mapanagot dito. No? Pero gaya ng nakasulat po dito sa aking entablado po ngayon, no? Ang solution po ng COVID-19 nasa atin, yung paghuhugas ng kamay, yung social distancing at pagsusuot ng mask. Yung nangyari po sa Cultural Center, sorry po, Cultural Center, wala pong social distancing. Eh, kung gusto niyo pong mabuhay na mas matagal, yan lang po ang tanging pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit. Thank you, Yusek. Joseph Morong of GMA. Good morning, sir. Hi. Sir, yes, sir. Dun muna tayo sa data mo. No? You mentioned you showed the data in reaction to the statement of the WHO that the Philippines has the fastest number of cases, rising cases, in the Western Pacific region. But I think somebody pointed it out on Twitter to me. No? Yung binasa niyo po na data is Asia. No? So that we should exclude, given your presentation, wala doon dapat yung India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia. So probably not number one, but probably excluding all these countries na wala sa Western Pacific region based on your data, maybe number two. Well, I'm not going to go nitpicking on this, no? But as far as I know, India, Pakistan, and Bangladesh are still Asian countries. But the statement is Western Pacific. So do you think those two data are relevant? Well, Joseph, if we look at the WHO, I think we check this, and in the data of the WHO, they are classified as Western Pacific countries. Later na lang, sir, but it is, I'm on the website of the WHO, but whatever, sir. UP study, okay?
pinadala sa amin yung study ng UP showing, and this is a question for you and for Secretary Galvez. Sabi nila, if the trend continues, R naught of 1.28, we can have 60,000 cases in the Philippines by July 31st and 1,300 deaths. NCR alone could have 27,000 cases. Question, are we using this data of UP in determining the next community quarantine after June 30? Well, Joseph, ako muna, no? Ang R-naught po natin, hindi yan eh, is hovering around 1. So UP's data is different from the data that we actually have. That's not the graph. Okay. No? But our R-naught is hovering around 1. Nabura natin. Okay. I don't know if Secretary Galvez would like to add, but I'd like to point out that the figures that we reported as of today of around 35,000 is lower than the UP prediction of 40,000. At hinihimo ko po ang ating mga kababayan, nung isang linggo, hinihimo ko po kayo na let's prove the UP data wrong, and we did. Because 40 ang sabi nila, 35 tayo. Abangan po natin kung ano maging projection nila for the end of this next 2 weeks. And again, no, hinihimo ko kayo, let's prove the UP data wrong. Let's have lesser cases of COVID-19. How? Ito po, nakasulat na po dito sa harapan para hindi ko na ulitin. Secretary Galvez, please, same question. So actually, yung sa UP, UP data, may mga marami po kaming consultant po dito na taga UP. Nandito si Dr. Ted Adbosa, okay, at saka sila Dr. Sanyel, one of the best epidemiologists that we had. Ang ginagawa po natin, talagang binabasa rin po natin talaga yung mga data ng UP at saka ibang mga studies yung binibigay sa amin ni dating Secretary Sarmiento. Lahat ng mga data at saka mga pag-aaral na pwedeng makatulong sa paggawa ng aming mga plano, na araw-araw na plano, ay tinitingnan po namin. And then, yung mga predictions po na ngayon, 40,000, talagang we want to beat yung gano'n na prediction so that we can minimize yung death. Kaya nga po, ang lagi pong batayan ng aming pong plano ay yung guidance po ni Presidente na we have to save lives and minimize death. And nakikita natin po, yung cases po ng ating pag-spike, ay marami pong ano yan, marami pong tinatawag na mga unseen variables. Unang-una, sa OFW po, hindi po natin nakita talaga na nagkaroon ng contraction ang economy. So yung ating OFWs, more than 100,000 of them, will be coming back in our country. At the same time, based on nagkaroon tayo ng lockdown, more than 127 LSIs ang nagkaroon ng tinatawag natin na nag-stranded locally. And yun po ang isa sa mga reason na nagkaroon po ng spike ang ating mga other areas. Yung mga galing po sa Cebu na napunta po sa Region 6 at saka Region 8, yun po ang nakita natin na isa sa mga nagkaroon po ng spike. Dito po sa Metro Manila, nakikita po natin na gumaganda po yung ating condition. Tumataas po kasi yung ating testing capacity na 13,000 na tayo every day and even na reach 15,000. Kung meron po tayong tinatawag na positivity rate na 7 to 6, imagine kung magkakaroon po tayo ng 10,000 tests per day. Automatic agad po, 700 po kaagad yung ating new cases. Sa average po natin ngayon, ay tinataya po natin na 622 po ang average natin na new cases from June to 128. Meaning, kung titingnan pa natin, mas mababa pa yun sa positivity natin. Meaning, it's a good sign na yung ating positivity is only 6.2%. Prediction ng UP by end of July is 60,000 na cases. Let's beat that po. No, let's beat that. Yes, Joseph. Yeah, kay Secretary Galvez, I'd like to stay with him first. So yun pong ganyang prediction ng UP, and then you're showing a 622 cases na average per day. Do you think, sir, Metro Manila needs a stricter community quarantine, stricter than GCQ? Nakita po natin na kahit na nasa GCQ tayo, I was very impressed na yung ginagawa po ng ating mga mayors, 17 mayors, they are collectively looking really yung mga stricter measures.
even yung pagka-opening ng ating mga businesses. Sa nakikita ko ngayon na yung ginagawa nila, even though GCQ ang ano na po natin, pero tingnan natin yung sa ibang lugar, nung nagpunta po ako sa Cebu, I was very impressed that the implementations of Metro Manila is much stricter of what we have seen in Cebu. Okay. So meaning, sir, the answer is we can stay in GCQ and then that will not lead to an increase in cases. I don't want to preempt the pronouncement of the president tomorrow. Thank you, Joseph. Yusef Rocky. Thank you, sir. From Chris Jose of Remate, Remate Online, patuloy po ang pagdami ng mga tumututol na palitan o baguhin ang pangalan ng NAIA at gawing paliparang pandaigdig ng Pilipinas. Sinasabing wala pa sa panahon lalo pat nagdaranas ang bansa ng pandemya dahil sa COVID-19 kung saan marami nagsarang establishment at nawala ng trabaho. Bagsak ang ekonomiya at walang makapagsabi kung aabuti ng ilang taon bago makabangon. Tama po ba na palitan o baguhin ang pangalan ng NAIA ngayong panahon? Iniiwan po namin yan sa Kongreso dahil kinakailangan po ng batas kung kinakailangan baguhin ang pangalan ng NAIA. Next question, please. From Jopel Peleño of DWIC, paano po malalaman na isang qualified sub-beneficiary na nakapasa po sila sa kanilang online registration? Hanggang ngayon po kasi marami po sa kanila na hindi pa rin daw po nakakatanggap ng message or response mula po sa reliefagad.ph ng DSWD. Antayin niyo po yung password na ipadadala sa inyo ng DSWD. Gamitin niyo po yung password para malaman niyo kung naipasok na sa inyong account ang second tranche ng ayuda. Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang dun sa question ni Joyce earlier. Yung sinasabi po ng Secretary Anyo na Cebu being the new epicenter, is this the stand of the government now that Cebu is the new epicenter of COVID, given the reasons provided by Secretary Galvez earlier? Secretary Galvez, would you like to answer that as chief implementer? Kung makikita po natin yung Cebu, na surpass niya yung tinatawag nating yung level ng active cases ng different, yung 15 na tinatawag nating heavily urbanized cities, siya po ang pinakamataas po ngayon, Cebu City. And then in case of death, siya rin po ang pinakamataas po sa ngayon. At ang makikita po natin na yung kanyang severe at saka yung critical cases are very much alarming. And then sa critical care, ibig sabihin critical care yung lahat ng mga hospital, most hospital, malalaking hospital doon sa Cebu ay halos na pupuno po. Ang major disadvantage po ng Cebu is that sa Metro Manila meron po tayo more than 46 level 3 hospitals. Dito po sa Cebu, ipito lang po ang ating level 3. Meaning talagang ma-overwhelm yun dahil kasi ang Cebu po, lahat po ng mga cases, including non-COVID cases, 1,500 na tinatawag nating dialysis, ay talagang pumupunta po sa Cebu City. That's the tinatawag nating geographical challenge of Cebu City. So sa ngayon, tama po yung sinasabi ni Jer Anyo na ang pinaka-main focal point po natin ngayon sa COVID-19 is really Cebu, considering that the parameters and the thresholds, new cases, are really increasing, even surpassing the whole NCR. And then also yung case of death, mataas din po. And then yung tinatawag po nating recoveries ay hindi po ganun, malakas din po yung recovery nila, but considering that kanilang level 3 hospitals are very limited, yung apat na mga civilian hospitals and also the Vicente Soto, yun po ang nakikita po natin na isang disadvantage po ng Cebu City. Thank you, sir. For Secretary Roque po, sir, you mentioned earlier your position on the WHO statement, but still we cannot deny the fact that the cases of COVID has increased for the past 2 weeks. And considering din po yung UP study na sinasabi nila na every time na nagre-relax tayo ng quarantine, nagdo-double palalo yung daily number, yung cases of or number of COVID cases natin daily. So shouldn't we be more conservative in opening the economy like what other senators are saying? Because some of their concerns is that we have drastically opened the economy and this is one of the reasons kung bakit nag-shoot up yung number of cases. And even Senator Pangilinan, sinasabi niya following the statement of WHO that this is embarrassing not only to the world but for the Filipino people. Is there a reason for the government to be embarrassed?
Wala po, kasi nakita naman natin na kung titignan natin yung density of cases, eh hindi po tayo number one sa Western Pacific region. No? Doon sa tanong mo, should we be more conservative? Well, palagi po natin binabalanse yung kalusugan sa karapatan na magkaroon naman ng hanap buhay. Ang tinitignan po natin, case doubling rate, critical care capacity. Alam po natin na kung hindi natin mapigil yung pagdami ng numero, siguraduhin lang natin na meron tayong sapat na kakayahan para bigyan ng assistance yung mga magkakasakit, lalo na yung magiging critical. So, again, to reiterate, nothing to be ashamed of. In terms of density, we are not number one in Western Pacific. Pero sa akin, hindi naman po ito contest. No? At ibabalik ko po yan sa projection ng UP. Kung hindi po natin ginawa lahat ng hakbang na ginawa natin, may, sobra pa po sa 3 million ang COVID cases natin ngayon. Mm-hmm. Sir, panghuli na lang po, yun pong protocol natin doon sa locally stranded individuals. Paano po yung magiging sistema uli sa kanila? Are they required to undergo PCR test, particularly yung stranded po ngayon doon sa Northport? Well, unang-una, wala na pong stranded doon. No? Sila po ay makakalayag na. No? But Secretary Galvez can discuss the protocol. Sec Galvez? Yung sana po, Sambuanga, actually po, na-approve na po namin yan kahapon. Hindi nga po namin alam kung bakit nagkakaroon ng issue. Ay, nag-usap na po kami ni Mrs. Sarita Hernandez, yung coordinator ng Sambuanga City. So we have approved that since yesterday at wala po tayong required na PCR test. And then yung ano po, yung protocol po ng LSI, dahil po nag-iikot po kami sa iba-ibang mga regions, nakita po namin yung concerns ng ating mga LGUs dahil kasi po meron pong mga talagang meron pong mga nag-positive sa mga LSIs na dumating po sa kanila. Isa po yung sa issue. Second issue yung ano, na overwhelmed po sila in terms of quarantine facility nila. Dahil po araw-araw may dumadating po tayo na more or less 2,400 na OFW. Yung kanilang facility po talaga napupuno. Kasi hindi lang po LSI ang tinitingnan po natin. Tinitingnan din po natin yung overflowing na inbound passengers ng OFW at seafarers. So yun po ang nakita po natin na kaya po ang ano po namin sa protocol, we will submit our protocol this coming Thursday. Kasama po sa mga consideration doon is possibly ikakandak na po natin ang PCR test doon po sa receiving end ng ano ng LGU. Yung mga LGU po na walang capability, ang national po ang magkakandak po ng PCR. And then kukonsider din po natin na gagawin po natin ay itatime po natin kasi ang ating quarantine na procedures 14 days. And normally, pagka napuno po yung quarantine na facility, 14 days po magkakaroon ng tinatagang magluluwag, mag-decongest. So ang gagawin po natin is possibly unang-una, talagang sisinuhin po natin strict identification po talaga po ang sino ang LSI. Kasi po, marami po nagtetake advantage. Sa ngayon po, 127,000 na po ang nakalista po sa atin. At yun po ang gagawin po natin, talagang i-screen natin at i-cleanse po natin yung rooster ng LSI. Second is yung protocol ng testing. Third is yung tatawag natin yung timing kung kailan at saka kung anong procedure natin na sa ang gagamitin natin ba ay by air, by land at saka yung by sea. Thank you, sir. Thank you, Yusek Rocky. Secretary from Rose Novenario of Hataw, ano daw po ang reaksyon ng Palasyo sa umuusad na online petition na humihiling na palitan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mike Dino bilang Presidential Assistant for the Visayas dahil sa umano'y sa pag-aabuso sa kapangyarihan at pagkakasangkot umano sa irregularidad sa may 1 bilyong pisong pondo ng Cebu City contra COVID-19. Kasama po ba sa misyon ni Secretary Simato sa Cebu ang busisiin ang umano'y mga anomalya kaugnay sa kampanya laban sa COVID-19? Well, isang tabi muna po natin ang politika. No? Yung online petition, hayaan po natin ang mga gumagawa niyan, di po natin mapipigilan yan. Pero as to the issue of resignation, we all serve at the pleasure of the President po. Kapag nawala ng tiwala ang Presidente, goodbye, Cabinet Member. Pero sa ngayon po, nandyan pa rin po si Secretary Dino. So may tiwala pa rin po ang Presidente kay Secretary Dino. Thank you. Tricia Tirado of CNN Philippines, please. Hi, good afternoon po, Secretaries. Secretary Galvez or Secretary Gong may answer this question. Three months after po na we were badly hit by coronavirus, how can we describe the situation that we are in now? Are we winning our fight versus COVID-19?
Well, I think I answered that through in my presentation, no? In terms of positivity rate, in terms of case doubling rate, in case of mortality rate, we are winning po, as in fact we defied what was predicted by the UP study, no? We have limited the cases to 35,000 instead of what could have been at least 3 million cases. But Secretary Gavez can add to what I just said. Mula po nagsimula po yung fight natin sa COVID-19, gumawa po tayo ng plano. Isasagutin ko rin po yung sinasabi po ni Vice President na mas ano tayo po, prepared po tayo kasi meron po tayong plano na National Action Plan. Sa ngayon po, tinitingnan po natin, nire-review po natin ngayon ang National Action Plan kasi nag-change na po ang ating situation. Sabihin natin na we are gaining. Tingnan natin yung ano, yung sa ngayon po, kukunti na lang po ang nasa ECQ. Ang ECQ po ay ito lang tinatawag nating restrictions sa ating mga lugar na nasasakop na nakita natin na mayroong surge. So sa ngayon po, Cebu City na lang po ang ECQ. Karamihan po dito naka-MGCQ. Meaning, from acceleration, lahat po nag-decelerate na po. So karamihan po ngayon ng mga lugar natin ay nalalagay na po sa moderate at saka low risk. Ang high risk na lang po ay ang region 3, region 4, NCR at saka yung buong region 7. At tinitingnan din po natin yung region 8. So sa akin, nakikita ko po, based dun sa plano po na ginawa po namin, ginawa po ng ating national task force, ay we are winning in terms of the three threshold. One, yung new cases tinitingnan natin, sinabi ko na nga po na 622 po ang average. Kung titingnan po natin sa positivity, kung 13,000 o 15,000 ang natetest natin every day, mababa po sa 6% po yan. Meaning, sa threshold po ng ano, ang threshold po ng WHO, pagka bumaba po ang ating ano sa more or less 7% or 8% or 10%. Ibig sabihin, gumaganda po yung situation po natin. Secondly, yung ating pong SINCR, sa ngayon po 30% lang po yung ano natin. 30% lang po yung ating tinatawag nating critical utilization. And then nakita po namin, magagaling po ang ating mga doktor. Ngayon, alam na po natin kung paano natin gamutin. Gumagamit tayo ng plasma, gumagamit tayo ng tinatawag nating high flow cannula para maiwasan yung intubation. At marunong po na tayo kung paano mag-address yung treatment, lalo na sa PGH, sa lung center. Medyo natuto na po tayo after that 3-month experience. So yun po ang nakikita po namin na napakaganda po ng mga indicators. Sinasabi ko nga po, una, bumaba po almost single digit ang death. Second, ang recovery po natin, more than 250 or nakita natin may mga underreported na recoveries pa tayo. I believe ang ating recoveries is more or less 40 to 50%. Hindi lang natin declare because of ang dinideclare po natin sa recovery, yun lang na-admit. And then third, yung new cases, yung positivity natin mababa. At the same time, tumaas na po ang level ng testing capacity natin ngayon. Yun po ang ma-report po ngayon. At iisa na lang po ang ECQ at karamihan po nasa low risk na po tayo lahat. Sir, if we zoom into some specific areas, for example, Metro Manila, na we're already 1 month into GCQ, naging effective po ba, naging maganda po ba yung pag-i-implement natin ng GCQ dito sa Metro Manila? And at the same time, sir, doon naman po sa in-identify ng DOH as emerging hotspots, kumusta na po sila at naaagapan po ba natin yung cases? For example, aside from Cebu City, Cebu Province or Moc City, Leyte, Southern Leyte, and Samar. Yun po ang ano po natin sa NCR, nakita natin maganda po yung implementation kasi nakita natin yung mga local government unit, even naglo-localized lockdown sila. Ang ginagawa po ng ating mga mayors dito sa NCR, pagkaalam po nila na talaga nagbabiolate yung kanilang mga barangay sa mga district, they conducted 3 days to 5 days hard lockdown. So yung tinatawag nating localized zoning, mga tinatawag na critical areas at saka yung mga containment areas. So maganda po yung implementation not only sa NCR but also in the other areas. Ang maganda po doon is pagka po nag-declare ka po kami ng GCQ, ang ibang areas gusto nila ECQ ang ano lang declaration. Meaning yung ating mga LGUs, redundant po ang kanilang restriction na procedures. Kaya nga po yung mga LSI, nahuhuli po nila na positive dahil kasi po meron silang redundant protocols na hindi sila pumapayag kahit na PCR na po dito.
ay ginagawa po, nag-PCR pa rin sila doon at kina-quarantine po nila ng 14 days. So yun po ang nakita po namin na yung I would like to congratulate all the LGUs dahil talaga po they heed to the call of the president na they should lead this fight because they are the generals in the battlefront. So yun po ang nakita ko po na we are implementing the restrictions properly po, especially po dito sa NCR, dito po sa Region 3 at saka sa Region 4 and even doon sa CAR. Dito sa kay General Magalong, nakita po natin. Napakaganda po ng mga implementation nila. Okay. So sir, kumbaga sa situation po natin, it would be ideal or it's okay to continue GCQ from here forward po in Metro Manila? Nakita ko pa nga, yung ibang naka-GCQ, pwede pa nga mag-MGCQ po. Pero ang nakita natin, yung recommendation ng mga LGU na i-maintain pa rin nila yung restrictions. At ang yung opening naman po, in fairness naman po sa ating mga taga-trade at saka sa business, mataas din po ang level ng awareness ng mga business sector. Ako po, umiikot po ako sa lahat ng mga malls. Nakikita po talagang they are more than willing to oblige sa mga protocols and even provided a higher restrictions in order to really open the economy. Ang nakikita po natin ma'am ngayon is mahirap po ang kalagayan po natin. We have to balance yung life and also the economy. The economy has already been contracted or negative 0.2. So we need to revive our economy by opening up some restrictions. But without jeopardizing the health protocols that we had. So yun po ang ginagawa natin balancing act. Sa ngayon po nakikita natin may mga areas, especially mga Zamboanga City at saka yung area ng Davao City, nakikita natin napakaganda po ng mga implementations na even though they are low risk sila, gusto pa rin nila po yung restrictions na GCQ pa rin po sila. Ganun po ang ano po nila. Okay. Thank you. Trish, Yusek Rocky, but let's omit all questions on what will be the classification for Metro Manila, no? Because we don't want to preempt the president. So please, next question, please, because the time is 1 o'clock. Mawawala na po tayo sa ere. From Francis Wakefield, ng Daily Tribune, nasagot niyo na yung tanong ni, katulad ng tanong ni Joyce and ni Tricia. Yung second question niya, may we get daw po na palace reaction sa pag-neutralize 4 na terorista sa Parañaque City last week. It appears na nagbabalak pa lang silang gumawa ng terrorist attack. The DND said strengthened law against terror is needed to further capacitate the country in the fight against terrorism and violent extremism. We commend po our law enforcement agencies for their very good intel work that prevented yet another terrorist attack. No? Gaya po na sinasabi namin, ang terorista po talaga, you can never predict when they will strike, but when they do, we need to be ready for them. Melo Acuña. Good afternoon, secretaries. Good afternoon. It's a pleasure to be part of your press briefing. Yes, Melo, can we just ask the question? Kulang na tayong oras. Your latest information about the incident of Mindoro. This is the concern of foreign correspondents in Philippines. Tell us about the latest event. Well, the latest is this is a matter to be governed by Philippine law. This is an issue of Philippine admiralty law because the collision occurred in Philippine territorial waters. There is no international law application here other than foreign flagships can sail through under the concept of innocent passage, but as far as accountability is concerned, mga Pilipino po magde-decision dyan dahil ang banggaan po nangyari po sa ating karagatan. Do you see any implications with the Philippines, ASEAN, and ASEAN-Philippines-China relations because of this incident? Wala po, banggaan yan sa ating karagatan, so iriresolbo po yan sangayon po sa batas ng admiralty na tinatawag natin. Alam niyo po ang rules ng banggaan sa karagatan, parehong-pareho rin po yan ang rules na ina-apply pag may banggaan sa kalye. So wala naman pong malaking implikasyon yan. Banggaan lang po yan. For Secretary Galvez, may report from my source in Malaysia that first 40 deportees will be leaving Malaysia tomorrow. Are we prepared to welcome the 5,300 Filipinos stranded in Sabah, Secretary? Sir, well prepared po tayo. Actually, so two weeks na po tayo nagpe-prepare at saka pumunta po ako doon last week.
Bali pong gagawin po natin ay per sortie po 400 and then interval of 15 days kasi para hindi po magkaroon ng tinatawag nating malware mga ating Zamboanga City. And we're really thankful that Zamboanga City volunteered na doon ma-process po yung natin. Nagbigay po tayo ng pondo para po yung ano po yung lahat po ng mga tinatawag nating returning Filipinos from Sabah ay magkaroon po ng testing prior to their departure. And nandun po yung ating BOQ team at saka yung DFA at ang ating mga agencies na nagsusupervise po sa pagkakandak po ng PCR testing. Ang process na po, more than 1,500 na po ang process at yun po ay tuloy-tuloy po ang gagawin po natin. Dadaong po muna po yun, yung first sortie, dadaong po sa Tawi-Tawi para disembark po yung mga taga-Tawi-Tawi and then they will go to Zamboanga for further testing kasi titingnan po natin, detest po natin ulit sila sa PCR so that titingnan natin kung yung protocol po ng Malaysia at saka protocol po natin ay pareho po. Maraming salamat po. Thank you. Okay, thank you. Yusek Rocky. Okay, from Summit Danilio of Business Mirror, nag-issue po ng statement ng Philippine International Trading Corporation na hindi na po sila mag-i-import ng 300,000 metric tons of rice. Kung naaprubahan na doon, nakapag-decide na po ba daw si President Duterte sa request ng Department of Agriculture at PITC for the rice importation? Well, wala na pong rice importation man na mangyayari. Sapat po ang ating supply ng bigas. Mula pa rin kay Same Danilia, how will the decision of PITC affect the country's rice supply? Sufficient po ba ang current rice supply sa bansa or may existing rice shortage po ngayon na na-observe ang government? Sapat po ang ating supply ng bigas, kaya po hindi na tinuloy ang pag-aangkat. Next question, please. From Jason Gutierrez, New York Times, may we ask for a statement regarding the sinking of a Filipino fishing boat by a Chinese registered vessel? Sinagot ko na po, that's an issue that will be resolved under Philippine Admiralty Laws. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, when do we expect the President to announce new community quarantine guidelines? Mamayang gabi na po ba, sir? I'll let you know, but if I'm not mistaken, it will be tomorrow. Tomorrow. Okay, sir. Kay Secretary Galvez, sir, considering that the stand of the national government is that we are winning against COVID-19, do we expect the IATF to return anytime soon yung new normal classification, at least in areas na kung saan mababa po yung risk for COVID-19, sir? Sa ngayon po, ang inano po natin is talagang kailangan po muna ng tinatawag nating may quarantine control kasi ang sinasabi nga natin ng mahal na presidente, dahan-dahan, unti-unti at hinay-hinay. Kasi po pagka once na nagkaroon po ng tinatawag natin classification ng new normal, there's a possibility na magkaroon ng tinatawag nating magkakaroon po ng tinatawag na mawala po yung vigilance ng mga neighboring adjacent provinces. So sa ngayon po ang napag-desisyon na po ng ano po natin na yung ating tinatawag nating threshold sa tinatawag nating timeline ay talagang hanggang MGCQ and we are proposing na lahat magsama-sama muna doon para sama-sama rin po tayo papunta sa new normal. Sir, speaking of timeline, hanggang kailan po mananatili sa community quarantine ang Pilipinas, sir? At least yung doon sa mga lugar na mababa po yung risk for COVID-19. Sa ngayon po, nagkakaroon po tayo ng assessment. And marami po tayo mga planning team na nag-assess ngayon kasama po ang UP at saka yung ating DOH analytics. At magpe-present po kami this coming Thursday, yung tinatawag po namin to na phase 2 kasi tapos na po yung phase 1 natin from January to June. So we are now preparing for July, September and October and going to December. So sa ngayon po ang ano po natin is titingnan po natin kung ano po yung mga phasing. Kung magkakaroon tayo ng changes sa ating mga tinatawag na timelines, ay ayusin po natin po yun. So we cannot discuss it now, considering that the assessment is ongoing.
Alright, sir. Thank sir, you. Last question lang po kay Secretary Roque. Sir, yung sa timeline po dun sa traditional jeepney sa Metro Manila, you've always said na kailangan nating sundan yung hierarchy ng public transportation. So, kailan po malalaman ng mga jeepney drivers if yung existing public transportation are already sufficient to service commuters, pati po yung determination kung ano po yung roadworthy na jeeps? Well, binasa ko po kanina yung mga areas na meron ng mga pinayagang mga jeepneys, no? Region 10, 11, Car, Region 6, Siquijo, Region 8, Region 12, Region 1, Caraga, among others. So, yung mga lugar na kulang talaga ang transportasyon, pinayagan na sila, no? Pero if you're referring to Metro Manila, let's wait for LTFRB to make the decision. All right, sir. Thank you po. Thank you very much. Yusek Rocky? A question from Jenaling Kabiling of Manila Bulletin. May we know the government's position on the reported exodus of POGOs amid China's intensified crackdown on cross-border gambling? Well, malinaw po position natin. If they want to stay, they have to pay the right taxes. They have to follow yung rules and regulations, health guidelines na set by the IATF. Mula pa rin kay Jenaline, will the government relax the tax requirements on POGOs or move to prohibit their operations instead? Well, we need them because we need the revenues, but unless they pay up, goodbye. Kay Virgil, Virgil naman po, natanong, nasagot niyo na rin po, yung kay Luis Erispe na lang po, follow-up ito dun sa kanina sinabi niyo may moratorium dun sa LSI pagpapauwi. Hanggang kailan po daw yung suspension ng travel para sa mga LSI? Sa requirement po na makapag-swab naman sila, swab test, sino daw po ang dapat sumagot at ang LGU po ba na uuwian nila sa probinsya o yung LSI po mismo? Ulitin ko po, ang moratorium ay nasa Region 6, Cebu Island, Mactan, Region 8 at Caraga lamang. At ngayon po, ang protocol ay health certificate and quarantine pagdating. No? Pag-uusapan po sa Webes yung bagong protocol na kung saan posible na isubject na sila sa PCR test doon po sa mga lugar na pupuntahan nila. Secretary Galvez, would you like to add? Yung pong sana, so kung sino pong gagasto sa ano po, mayroon po tayong available test kits na 1 million, yung pong gagamitin po natin at saka po kaya po isama natin sa protocol ang LSI para po masama po ng PhilHealth sa expanded protocol. Okay. Question naman po ni Tuesday New, nasagot niyo na rin Secretary about Cebu City as epicenter ng COVID-19. Tanong mula kay Reyna Tolentino of Manila Times, any update daw po sa vaccine for COVID-19? Wala pa po, no? We get our information from the international media in this regard and some intel reports, no? Pero I'm sure kapag meron na po, we would know as a planet, no? So unless there are other further questions, nagpapasalamat po tayo kay Secretary Galvez, kay Dr. Mingita Padilla, sa mga miyembro po ng Malacañang Press Corps, at kay Yusek Rocky. At bago po tayo umalis, maikling mensahe po para sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Magpatuo ata sa task force, gikan sa atong presidente para sa atong pag-ayo. Makigdasig to, mudlabay, naning problemaha, dungangan, metuog pag-ampo. Naa sa atong kamot ang atong pagkaayo. Pagsuot ng mask, hinaw sa kamol, pagsunod sa social distancing. Sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po yung Spokesari Roque saying, Philippines, keep safe. There you have it guys, you have seen the video. Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV. And click the notification bell para updated kayo sa mga latest videos. Kita-kita tayo sa next video. Have a great day!